Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumainyonawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Gaya ng itinagubiling ko sa iyo, bago ko pumunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso upang sabihan mong ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikot sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Alam naman natin ang kautusan mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at mga makasalanan, para sa mga lapastangas sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapit sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at mga saksing hindi nagsasabi ng totoo. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una'y nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Sumagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at walhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinataguwiling ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay masigla kang makipaglaban. Nataglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga iyon sina Himeneo at Alejandro, kaya ay pinaubaya ko na sila kay Satanas upang matigil na ang kanilang paglapastangan sa Diyos. Ikalawang kabanata. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao, at para sa mga hari at may kapangyarihan, upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, marangal, at may kabanalan. Yan ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas.
Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging tagapangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito sa mga hintil. Totoong sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang maging hiyas nila'y hindi ang mamahalin at mararangyang damit, mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging gayak nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang babae ay kailangang tumahimik sa panahon ng pagpupulong ng iglesia at lubos na pasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o mamuno sa lalaki, kundi dapat silang tumahimik, sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva. At hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Ikatlong kabanata. Totoo ang pahayag na ito, na ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat, mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat, paano siya makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya maiayos ang sarili niyang pamilya? Kailangang siya matagal ng mananampalataya, sapagkat kung hindi, baka siya'y maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Bukod dito, kailangan siya'y may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Kailangang subukin muna sila. At kung mapatunayan sila'y karapat-dapat, ay saka sila gawing tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat na maging kagalang-galang, hindi chismosa, mapagtimpi, at matapat sa lahat ng mga bagay.
ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanyang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi ako makarating agad, ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relisyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Ika-apat na kabanata. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga turo ng mga demonyo. Ang mga turong ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama, sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit ang pagsasanay sa kabanalan ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at naghihirap sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong salita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ikalimang kabanata. Huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo, kundi paalalahanan mo siya na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituring mong parang sariling ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang mga kapatid. Igalang mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Subalit, kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na biyuda ay iyong nag-iisa na sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Samantala, ang biyudang nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito
upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa sa isang di mananampalataya. Ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutulungan ay iyong di bababa sa 60 taong gulang. Minsan lamang nag-asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isasama sa listahan ng mga biyuda ang mga bata pa, sapagkat kapag nag-aalabag ka nilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. E sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging tsismosa, mahiling makialam sa buhay ng may buhay at madaldal. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo, sapagkat may ilan ng biyudang nailigaw ni Satanas. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang biyuda nang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay yun lamang mga biyudang walang ibang inaasahan. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng dobling paggalang, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong tatalian ang bibig ng baka habang ginagamit sa pag-iik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat dapat bayaran. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat, ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Huwag tubig lamang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa iyong sigmura at dahil sa iyong madalas na pagkakasakit. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At meron din namang ang kasalanan ay huli na kung mahayag. Gayun din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Ika-anim na kabanata. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Kristiyano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod, sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang turo at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niyang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng reliyon. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at may isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan.
sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. May kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ng pananampalataya. Manangan kang mabuti sa buhay na walang hanggan dahil diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Hindi uutos ko sa iyo, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa harap ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakampan nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang likong pangangatwiran. Dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nalihis sa pananampalataya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong makakamta natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayunawa ang pagpapala, habag at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mayihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging bayan niya. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Ito'y ibinigay na niya sa atin sa pasimula pa, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit, ito'y nahayag na ngayon, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y ginawang tagapagbalita, apostol at guro. At iyan ang dahilan kaya ako nagturo sa nang ganito. Ngunit,
hindi ako nahihiya, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinapanaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo, at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nasa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng kapatid natin sa Asya, pati na nina Figelo at Hermogenes. Pagpalainawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo. Maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kaawaan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Ikalawang kabanata. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makihati ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat na unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang ipinapangaral ko, ang dahilan ng aking pagturusa at pagkabilanggo na parang isang kriminal. Ngunit hindi maaaring ibilanggo ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga pinili ng Diyos, upang magkaroon sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kalwalhatian. Totoo ang pahayag na ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, mag-ahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos, na iwasan nila ang mga pagtatalong walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ay nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng paglayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga turo nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihi sila sa katotohanan at itinuturo nila na ang muling pagkabuhay ay naganap na, at dahil dito'y sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatag. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya, at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak, at meron namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad na sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang nasa ng kabataan. Pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang niya sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos
ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisi dahil sa pagkakilala sa katotohanan. At maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag at umalipin sa kanila. Ikatlong kabanata. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pagtingin sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Ang mga babaeng ito'y pinapahirapan ang kanilang mga kasalanan at inaalipin ang sari-saring pagnanasa. Lahat na iibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. At tulad ni Hanes at Hambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Hanes at Hambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtityaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon, ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayun din naman, ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga turong natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagtatama sa maling turo, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ika-apat na kabanata. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at ahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo yan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong turo. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinaho ka sa lahat ng oras. Magtiis ka ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng mga ngaral na magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ang buhay ko'y ibinubuhos na parang handog. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik
sa kanyang pagbabalik. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagpunta mo dito, dalhin mo ang aking balabal na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga yari sa balat. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaytanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-iingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinapangaral natin. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ikumusta mo ko sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onisiporo. Nagpaiwan sa ako rin to si Erasto. Si Trupimo na may iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Kinukumusta ka ni na Yubolo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Naway sumaiyo ang Panginoon at pagpalain ka ng Diyos. Ang sulat ni Pablo kay Tito.